itong update ho roon sa kaladkarin mo, harap mo sa akin yung alalay mo kap. Kaya para kung kuyuhoy na panood nyo, panoorin nyo muli. At para dun ho sa mga hindi pa napanood, eto ho yung aming update. Hindi ko nagustuhan yung asal mo at pakikipag-usap mo. Ikaw lang ang nalihado, ikaw ang nare-reklamo, ikaw pa maangas. Anong dahilan? Ba't ka? Basta lang naisip mong pumalo. Lalak ko pala na siyang mga alak. Gusto kong tapatan ang siga mo. Gagawin kitang sisiyo, hindi ka na agilan. Pinatawad ka eh. Kung hindi ka pinatawad, yari ka sa akin eh. Ayun kita na talaga para lumuhod ka sa harap nila eh. Lumuhod ka ngayon. Pakita mo nagsisisi ka sa magulang at sa anak. Makinig ka, Ronnie Romy. Hindi ako nagbibiro rito. Hindi ako sat-sat. Magtago ka na. Sigurado mag-diaper ka ng makapal na makapal. Kasi pag nakita mo, maihihi ka sa iyong lawlaw na butas-butas na brief na yan. So, para hindi tatagos, diaper ang kinakailangan mo. Hindi ako nagbibiro. Makatagbo ka rin ng astig. Masigit pa sa'yo. Kaya ganito ah, bigyan, kukuha ako barel, papalo ko sa ulo ng anak mo, ano mararamdaman mo? Ano mararamdaman mo? O, di ba magagalit ka rin? Di ba magagalit ka rin? Huwag mong sabihin hindi. Huwag mong sabihin hindi. Romy, magandang hapon sa'yo. Sinuri namin, Romy, yung tape ng kumbaga sa barangay na pinadala sa amin nung medyo may kunting ito'y harapan kayo o konfrontasyon ba yan. Hindi ko nagustuhan yung asal mo at pakikipag-usap mo at pagkatapos parang hindi mo narespeto ang barangay. Wala akong makitang galang doon sa tono ng boses mo. Bakit ngayon parang napakaamo mong tupa na parang nawala yung pagkaangas at astig mo? Pero doon nakadikwatro ka pa na parang hindi ko maintindihan kung anong gusto mong palabasin. Wala ka pa rin respeto kay doon sa barangay. Bakit ganun ang asal mo, tono mo kanina habang kinakausap kayo, nag-uusap kayo na parang halos sigawan? Eh, sir, yun po kasi ang unang pangalawang pagkikita namin kanina. Parang, kumaga po, sir, parang, ano ako, yung kalubong ko po, parang masama. Kaya po ako nakasagot sa kanila, pero yung pong pagsagot ko, parang dinidipid ko lang po yung sarili ko. Alright, sige. Yung po ako nagagalit, sir. Sige, kasi ako, marunong ako magbasa sa tono ng pananlita, sa lakas ng pananlita, sa inaasal at kinikilos na nagsasalita. Train kami sa bitag. Ito ang aking estilo ng pag-iimbestiga sa iyo. Estilo to ng sinasabing law enforcement. Pwede naman kayo mag-usap na mahinahon tapos sagutan. Pero hindi nangyari yun. Pero hindi ako makikialam trabahong barangayan. Ang tanong ko sa iyo, Romy, may angas ka. Yung boses mo angas at saka pagmumukha mo maangas doon sa video na nakita namin, pinadala sa amin. Ikaw na nga ng lihado, ikaw nare-reklamo, ikaw pa maangas. Pero Romy, inaamin mo na pinalo mo itong biktimang si Gio ng baril na sinasabi mong 45 pero pellet gun. Tama? Anong ginagawa mo? Ba't nang himaso ka sa ito'y trabaho ng barangay? Sir, hindi ko po sinasabi yun, sir. Nakainom ka ba? Nakainom po ako, sir. Kaya dapat sa'yo hinuhuli, dapat sa'yo hindi naman yun, kinichinayalas. Nagagalit ako sa'yo. Parang wala kang pagsisisi sa ginagawa mong pasiga-siga ka pang ka. Pero ngayon, kausap mo ako, nakakita ka ng tigre, bangis ng tigre, ang napaka-amo mo. Ano ang pumasok sa isipan mo na bakit mo pinalo yung bata na wala namang ginawa sa si Gio, pinalo mo ng peking baril mo, nakahalintulad na ng baril yan, bakit pinalo mo sa ulo? Anong pumasok sa ulo mo? Kasi sa totoo po lang, sir, dalarang po talaga ng ano. Ganun ka? So, ganun talagang ugali mo na pag ikay nagalit, kung anong makukuha mo, delikado ka, makakapatay ka, dapat sa loob ka ng kulungan eh. Itong baril mo, nandyan ba ngayon sa kanila kap? Kasi gusto ko mabidyohan yung baril na ginamit mo kasi tama bang ginawa mo o mali? Mali po, sir. May pagsisisi ka ba or medyo gusto mo lang makalusot? Akala mo malulusutan mo ako sa ginawa mo? Nagsisisi ka ba pagpalo mo ng baril dyan sa taong wala namang atraso sa'yo? Sir, napalakan pong pagsisisi ko po. Nakamarami pong... Depende. Kasi sinabi kasi sa akin na, DJ, hindi ka rin nagsisisi. Niloloko mo ako. Sino nga aling ka eh? Mamaya, pasakan kita ng lie detector test dyan eh. Pag ikay nagsisinungaling sa'yo, isang batok, isa bawat sinungaling. Kita diyan eh. Sabi ni Gio, hindi ka raw nagsisisi. Parang ang angas pa na dating mo, bastos ka. Opo, sir. Bastos ka.
Kinangamin mo, okay. Alam mo ba ang pagbitbit mo, pagdala mo ng baril na peke, sabihin toy gun, pinalo mo yan, magtuturing sandata na rin yan. Pwede ka nang masampahan ng kaso. Anong dahilan? Ba't ka? Basta lang naisip mong pumalo. Lalalang po talaga siya ng alak. Huwag mo akong painitin kasi ito nagsinungaling ka sa akin. Humingi ka ng paumanhin dyan sa biktima mo. Humingi ka ng paumanhin sa nanay ng biktima. Gusto kong marinig sa harap ng kamera kung paari lang. Kikwelyuhan kita, paluluhurin kita kung ayaw mo eh. Kita na talagang para lumuhod ka sa harap nila. Ginagawa ko yun eh. Totoo bang nasasorry ka? Opo, sir. Lumuhod ka! Lumuhod ka ngayon sa nanay at sa anak. Lumuhod ka! Pakinig ka! Lumuhod ka ang pakita mo, nagsisisi ka sa magulang at sa anak. Ako na nagsasabi sa'yo, lumuhod kasi ko nandyan ako sa ayaw mo sa gusto. Yung mga binti mo na yan, talagang mga pipilayitin ka. Lumuhod ka! Pakinggan mo ako! Pakinig! Makinig! Lumuhod ka, humingi ka ng dispensa sa nanay at sa anak, ipakita mo na nagkamali ka kasi krimento eh. Mapapatawad mo ba? Totoo ba yung pagluhod niyan? Kasi kung hindi, pupunta na dad. Ito po sir, naghihingit po ng tawad sa amin. Okay, mapapatawad mo ba yan? Noon po sir, yun lang ang hinihingi namin sa kanya sana eh. Romy, makinig yan. Andiyan ka ba, Romy? Oo no, sir, nandito ako sir. Ligtas ka. Pinatawad ka eh. Kung hindi ka pinatawad, yari ka sa akin eh. Itong sasabihin ko sa iyo, malaman-laman ko lang pag ginulo mo tong pamilya na to, yung nanay, yung anak, yung kapatid, bibweltahan kita, hindi ako nagbibiro. So wag mo silang kakantihin, wag mo silang papakialaman. Narinig mo ako? Romy, mapapangako mo ba sa akin na hindi mo sila gagalawin kapag ginalaw mo sila, kikilos agad ang grupo ko at meron kaming nakaposte dyan? Naintindihan mo ba ako? Opo, sir. Uulitin mo pa ang ginawa mo o hindi na? Hindi ako, sir. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon kasi sabi mo nga ngayon, pag ang taong totoo nagsisisi, pinatawad ka ng pamilya, wala akong magagawa, pinatawad ka eh. Hindi kita pwedeng personalin eh. May hingi ng hustisya yung mga yan, magmagulang at anak. Na pinatawad ka, ligtas ka. Isa lang ang aking mensahe. Huwag mong papakialaman at tatakbutin, duduruhin. Pag may nangyari sa pamilya na yan, babalikan kita. Naintindihan mo ba ako? Ako, sir. Wala akong sasabihin. Dediretso ako itong aking panalita sa television ko. Hindi ako nagbabanta. Ginagawa ko lang. Kasi wala kang kinakatakutan eh. Gusto kong tapatan ang siga mo. Sabi mo kasi ikaw ang siga dyan eh. Tapos ginamit mo pa yung barangay chairman dyan na wala namang kinalaman dyan. Tapos nagsisiga-sigaan ka. Ngayon, paamuhin kita. Gagawin kitang sisiw. Hindi ka na agilan. Hindi ka na cobra. Bulati ka na para sa akin. So simula ngayon, tumino ka na. You understand? Naintindihan mo? Magwawakas tayo rito. Tapos na to. Ayaw ko nang bumalik sa akin. Ayaw ko na maulit to. At ang sino man makakapanood dito, ganito rin ang gagawin ko kahit sino pa man yan. Kahit na politiko yan, kahit na sundalo yan, kahit na pulis yan, wala akong pakialam. Naintindihan mo ba ako? Ang mali mo akong tinakbuhan, si Bitag. So ngayon, mapapangako mo ba sa akin, hindi mo sila gagalawin? Ano po sir, may blackout na po dito. Good. So ganun na lang. Nagkaparma na po kami. So ganun, simula ngayon, tumino ka na. Para maganda ang Pasko mo. Buhay na buhay ang aking salita pa rin at hindi ko babawiin yan hanggat hindi ko obserbahan ko yan. Pwedeng 2 buwan, 5 buwan, kalahating taon o 1 taon, nasa listahan ka na. Be a good standing sa listahan namin, okay? Ako, sir. Good. Sige, tapos. Nasa ilalim na ho ng Bitag Protection Program, ito hong si Gio at ang kanyang magulang o sino mang miyembro ng kanilang pamilya na hindi ho pwedeng guluhin, bantaan, takutin, ninuman kung yan ay mga kasapakat nitong si Romy, Ronnie. Ako'y naniniguro lang, Ronnie, Romy, makinig ka para medyo masayang Pasko mo, huwag kang pumasok sa gusot. Under probation ka sa amin, so babantayan namin yung ginagawa mo. Ako yung maging probation officer mo. Umayos ka. Ngayon, eto ho yung sinasabi ho natin, mission accomplished, walang halong yabang, totoo ho to. Di ho kami puro satsat.
Abay, ginagawa lang ho namin ang nag-iisang pambansang sumbungan, Bitag, Mission Accomplished.